Operational na ngayon ang lahat ng 31 rationalized bus routes ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Si Erlo Bringas sa detalye. Operational na mga itinalagang rationalized bus routes ng LTFRB sa Metro Manila simula ngayong araw. Ngayong araw ay binuksan ang number 10 route o ang Cubao to Doroteo Jose route ayon sa LTFRB. Ilan pa sa ruta na operational na mula pa noong unang linggo ng Hunyo ay ang mga sumusunod. Portion of Route E at sa Carousel to Augment MRT3 Operations. Route 1 Monumento to Balagtas. Route 2 Monumento to PITX. Route 3 Monumento to Valenzuela Gateway Complex. Route 4 North EDSA to Fairview. Route 5 Quezon Avenue to Angat. Route 6 Quezon Avenue to EDSA Top Avenue. Route 7, Quezon Avenue to Montalban. Route 8, Cubao-Montalban. Route 9, Cubao-Antipolo to Augment LRT2. Route 11, Gilmore-Taytay. Route 12, Calentong-Pasig. Route 13, Buendia-BGC. Route 14, Ayala-Alabang. Route 15, Ayala-Binyan. 16, Ayala Avenue FTI. 17, Monumento EDSA Top. 18, PITX na Iyaluf. 19, North EDSA BGC. 20, Monumento to Maykawayan. 21, Monumento to San Jose del Monte. 22, Monumento to Angat. 23, PITX Sucat. 24, PITX Alabang. 25, BGC Alabang. 26, PITX Naik. 27, PITX Tres Matres. 28, PITX Dasmariñas. 29, PITX to General Mariano Alvarez at 30, PITX to Cavite City. Paliwanag ng LTFRB, ang gradual opening ng mga nasabing ruta ay base sa gradual calibrated at in-phase approach na ipinatupad ng Department of Transportation para sa pagbabalik ng mga public transportation na gaya ng direktiba ng Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF. Pinayuhan din ng ahensya ang mga public utility bus operator at drivers na sumunod sa ipinatutupad na health and safety protocols upang maiwasan ang pagkalat pa ng COVID-19. Kabilang na ang pagsusuot ng face mask, disinfection ng kanilang mga sasakyan bago gamitin at pagkatapos gamitin at paggamit din ng non-permeable at transparent barriers. Inatasan din ng LTFRB ang PUB operators at drivers na sundin ng maximum passenger capacity na nakasaad sa DOTR at IATF guidelines. Nasa ilalim pa rin ng General Community Quarantine ng Metro Manila sa ngayon. Ibig sabihin, pili lamang ang mga industriya na pinapayagang mag-operate. Para sa Eagle News, Erlo Bringas, we live in interesting times.